Hey guys, what's up? John Gamboa here. I'm your content creator for Janji TV. So in this video, di ba nag-search ako sa Facebook page ng MSI Gaming? Bumaba to siya sa 50,000 pesos. Tapos yung specs niya, Ryzen 5 to. Ryzen 7 to, tumaas yan, di ba? For 50,000 bumaba. Purpose kasi sa lower than 50,000, gagabitin ko sa pang-payout ng cryptocurrency. Tapos nadalin sa trabaho, di ba Ryzen 5 yun o Ryzen 7. Tapos yung graphics, Radeon graphics, okay lang yun kasi pang Windows 10 po siya ngayon. Speaking of Windows 10, nag-upgrade po siya ng Windows 11. So wala pang Ryzen ng pang Windows 11, no? Coming soon po yun, which is yung X670E, X670, tsaka B650 chipset. Galing po si AMD na Ryzen. So, sama muna ko dun sa kwarto ko, which is yung pre-cam. The price is 49,995 pesos. Yung pang modern MSI, sama mo na ako. Pre-cam, let's go. Yan, so dito po tayo sa pre-cam kung saan ito po yung reviewin. Ito yung presyo niya ay 49,995 pesos. Ito po yung MSI Modern 15. Ang kanya model niya, A5M-200PH. Ito kaya model niya. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga specifications dyan. Available kasi in different colors dyan. Mamili sa tatlo yan. Carbon Bay, Urban Silver, or Bluestone. Mamili ka dyan sa tatlo. Kung alin dyan na mas maganda. Tinati sa baba. Oh, diba? Sinabi ko kanina yung specification. Meron po itong Ryzen 7 5700U. Sa mga nakakalam about sa Ryzen 7, no? 8 core and 16 threads. Ryzen 7 yon, no? Meron po itong ultra portable na 1.6 kg. Kasing payat, no? Okay lang kung slim laptop, kung saan madali po siya talhin na pang trabaho or kaya pwede po siya i-pay out through cryptocurrency. Meron po siyang high-res audio, kung saan pwede po siyang mag-headset. Yan, no? Type really comfortability. Meron po itong 1.5mm key travel. Pati yung backlit keyboard. So, I think may RGB yata. Wala, no? Meron po itong connectivity si MSI Modern A5M-200PH. Meron po itong micro SD card reader. USB 3.2 Gen 2 Type-C. And then yung isa pa yung USB 3.2 Gen 2 Type-A. DC in, HDMI, then yung si audio combo. Yan, meron po itong feature yung pantrabaho. Yan, MSI Center for Business and Productivity. Kung saan pwede po itong gawain pang productivity, kung meron kayong mga project, o kaya pwede dalhin sa trabaho. Yan. Ayan, kita may military grade durability. SKD 810 grams of military standard. Yan, makita dyan. Pwede po i-upgrade yan, sinabi ko kanina, from Windows 10 to Windows 11. Yan, pwede po i-upgrade yan. Ito yung mga specs yung sinabi ko. Yung CPU niya Ryzen 7 5700U. Yan, sinabi ko yan. Meron po itong Radeon graphics. Comes with AMD Wi-Fi 6E, RG608. Pwede po i-upgrade to Windows 11. 15.6-inch FHD, 1920x1080p, and 60Hz IPS level, DDR4 8GB is a single stick, with 512GB NVMe Gen 3 x4 SSD, webcam HD type, 30fps at 720p, single backlit keyboard, which is yung color white, hindi po siya RGB, walang RGB dyan, diba kulay white yung backlit keyboard. And then, 3-cell 52-watt-hour battery. So, pag bumili kayo ng MSI Modern 15-A5N, meron po itong 1-year warranty. Diba, bumili ka ng laptop, meron po itong 1-year warranty. Pagkatapos ng 1-year warranty, gagana pa rin ng MSI Modern 15-A5N. Ang pangalan ng model, A5M-200PH. Ito po yung review for my gadget reviews about business and productivity. So ayan, tapos na ako mag-review ng video about sa MSI A5M, Modern 15 A5M, ang kanyang model niya.
A5M-200PH or 200PH. Diba, masasabi ko sa ano, pakinggan mabuti yung conclusion ko. Unahin natin sa pros. Ang pros number one, okay lang yan kahit hindi siya RGB, kulay puti po siya. Pros number two, okay lang yan yung price. Kasi sinabi ko kanina, mas mababa po sa 50,000 pesos. Ang kanyang price niya, 49,995 pesos. Swak na swak pa sa budget compared dun sa mga high-end laptops na may mas mataas pa sa 200,000 pesos, no? Last pros natin, pros number 3. Okay lang yun kahit may webcam. Built-in webcam to yung laptop, no? Which is yung 30fps at 720p. Pwede po siya mag-meeting, video call, Zoom, webinar. Okay lang, diba? 30fps, 720p. So, di ko nagustuhan to sa cons. Unay natin sa cons. Diba, sa cons natin, masyado kasi ang 8GB yung single stick, dyan po siya natatrattle. Ang recommend dyan, pwede po i-upgrade dyan ng isa pang 8GB na stick. Yung gawin ko 16GB yon, 3200 speed niya. So, pwede to i-upgrade. Pumunta ka dun sa MSI Service Center, pwede ka mag-upgrade ng RAM, SSD, o kaya't ano't ano, o kaya madumi ang kanyang chassis ng laptop. Okay? May brush na naman dun sa MSI Center, no? Okay, so, tapos na ako mag-video. Paano yan? So, next video ko, ang gagawin ko is, first time to nag-search sa computer ko, yung ROG X Evangelion na Team. So, di mapapanood yan about sa, ano, previous dalawa sa sikat, no? Yung Evangelion and the white PC build. Lagyan ko muna dun sa description or sa link. Okay? So, mga di na mapapanood yan. Lalo-lalo po sa iba-ibang mga countries. So, follow nyo ko sa social media, lalo po sa Laika. Konting kembot na lang, malapit na ako mo 400. Please, para 400 followers na ako, follow nyo agad. I'm Jan Gamboa for my content creator, Janji TV. See you in my next video. ROG X Evangelion King. Bye-bye. So, part 1 and part 2. Diba, hiwalay yung video yan. Part 1 tsaka part 2 sa next video yan. So, bye-bye. Babush.